Maraming pong salamat sa ating Youth Director sa kanya pong mensahe sa hapong ito. Nawa, ito po maging paalala po sa atin bilang mga... Master Guy. Sanilo, any words? Bago ating closing song. Sa ating pong Thanksgiving po ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta ng programang ito, especially sa ating mga lingkod na patuloy na sumusubaybay at nakikisama sa ating programa, no? Nandito si Master Guy Nimrod, nandito si Sir Abiel na siyang hindi nakakalimot sa kanilang mga gawain kahit na hindi sila kailangan tawagin, talagang sumusulpot sila para sa gawain ito. So sa mga master guide natin na mga magiging PLA this coming December, including the APLA, nawa po ay kung mahawakan na ninyo ang titulong ito katulad sa mensahe ni Pastor Jeronimo, hindi lamang po tayo doon sa bahagi na natapos lamang tayo, kundi patuloy natin gawin ang pagsisikap natin na maitaguyod ang ating iglesia, especially ang ating mga kabataan sa church. So lagi ko sinasabi, lumilipas ang panahon, tumatanda ang tao, sino ang magpapatuloy nito? Kailangan po natin ng gabay sa ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtangkilik sa programa po ng ating PLA at APL program. Kumbaga, ito na talaga yung last natin, wala nang susunod. May iba na tayo ng landas, pero sana ganun pa man hawak man natin ito ay wag po tayong magmamalaki sa ating sarili sapagkat nakilala kong Panginoon sa simula pa na yung pagiging mapagkumbaba, no? Anywhere, anyway, anytime ay talaga pong pinakita niya at pinadama niya na talagang nandito tayo sa gawain na kababaang loob para sa kanya, kaligtasang inihahanda sa atin. Ako po naman ay sa panahong ito ay nag-iisip din kung ano pa ang magagandang bagay para sa gawain natin, no? Kahit ako po ay nag-iisa sa buhay ngayon, sinisikap ko maging masaya, iniwasan ko maging malungkot. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kaibigan na tumatawag, nagbibigay ng support sa mga spiritual, sa mga pangangailangan. Marami salamat sa inyo. At sa inyo mga tsawa, mga pagbibiro, dyan po ako lalong nag-i-enjoy po. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Good afternoon to everyone. Last word po, Sir Sol and Sir... Ako rin po ay nagpapasalamat. So, nagsimula po tayo. Actually, hindi tayo magkakilala. So, first time po tayo nakita. Hindi pa tayo nakikita-kita personally. Madalas ay makita through Zoom platform. Pero, isang karangalan na maglilingkod, paglingkuran namin kayo. Kung tutusin, magkatabi po kami ng unit ng PC, pero hindi kayo pwede magsabay magsalita. Pero isang bagay po na kami importante rito, yung inyo pong cooperation tuwing nag-aaroon po tayo ng session. Hindi na kailangan pa na, oh, nasaan kayo? Dati kasi, ba't wala pa kayo? Ngayon, automatic, nandiyan na kayo pag alam yung oras. Isang palatandaan na kayo nagmamature na bilang isang leader. Isa way na kung saan na-upgrade na kayo. Dati kasi, nung kayo ay nagmamaster guide pa, kailangan pa kayong hintayin, kailangan pa kayong tawagin. Kumbaga, isusubo na lang sa inyo. Pero ngayon, nakita po natin yung development as a leader. Ibig sabihin yan, magpapatuloy pa yan. Alam niyo na hindi habang panahon ay sinusubuan kayo. Kayo naman ang magpapakain sa mga nangangailangan ng karunungan na inyong natutunan sa ating training. So we hope na kung kayo ay invite kapag kayo nag-lecture, don't say the word no. Kung kaya doon ninyo, ay gagawin ninyo. Kasi hindi bibigay ang isang task na hindi nyo kaya. Tanda po natin, kahit ang ating Panginoon, hindi siya nag-allow ng mga trials sa buhay kung hindi natin kayang i-overcome. Kaya isang pagpapala din sa Panginoon, kami rin ay na-refresh. Even though kami nag-undergo ng PLA, pero parang lalo pang na-refresh. Parang, kumbaga, dati natutunan namin, ngayon parang na-memorize na eh. Kaya isang bagay po ito para po sa amin na, kaya kami po hindi po kami umuurong o umaatras o tumatanggi pagdating po sa gawain. Alam po ninyo,
itong gawang ito ay, sabi nga po ng anak namin, pwede ba ako mag-PLA din? Hindi pa nga siya na ano ng master guy na invest. Gusto mag-PLA na rin siya. Sabi niya, bakit kayo mag-PLA na ako? Hindi pa. Sabi ko, hindi ka pa na-invest na master guide. Antay mo yung dumating panahon na mag-PLA. Ito pala, sabi niya, daddy, wala na pala PLA. Matatao na pala, ma-abolish na. Hindi ko meron namang AYMT naman. Hindi, lamang kayo ni mami sa akin eh. Ngayon, nag-apply pa kayo. Ako, wala pang PLA. So, kayo po mga kapatid, challenge po sa amin yan. Kasi na kami din po ay na-upgrade din po sa aming na kaalaman dito sa ating training na ito. Kaya marami-marami pong salamat. Sana po, sabi nga kanina, magkita-kita po tayo. Ito ay pinakamasarap po na bonding. Kahit po nasa abroad kayo kapag dumating kayo, sana po makita-kita po tayo personally. Napakasarap po ito na tayo magbabonding. Okay, thank you very much po. And God bless. More power po sa ating lahat. Okay. So, siguro Sir Sol, at since Thanksgiving ito, bigyan natin ng konti si Sir Kaiser tsaka si Ma'am Emily kasi kanina testimony ng pili. Now, Thanksgiving siguro para sa APLA. Kasi na, mapalad kayo na kumbaga eh, napasama pa kayo sa huling APLA. Kaya bigyan natin ng konting wording si Ma'am Emily, si Sir Kaiser at tsaka si Sir Kenneth kung nandito pa. Take 2 minutes lang po ha. And then last word po kay Ma'am Meli Bagtas na siyang pinaka masaya po nating contestant. Sir, ako ba una? Opo. Actually, I have shared my greetings pero basahin po na lang. So, get well soon, Sir Edgar. And thank you to my PLA and APLA trainees and for the support of Sir Nimrod and Sir Abdiel. And of course, to Sir Nilo. It's a blessing being a part of this training and meeting you all in this virtual training. Congrats to everyone and may God bless us all. Thank you. To God be the glory. Amen. Amen. Sir Kaiser. Yes, good afternoon, everyone. Just to say my piece, actually I don't have much, but thank the leadership on getting this program done, especially Sir Nilo. We really appreciate your efforts in getting everyone together and having this training push through against the odds. Kita nyo naman po kung gaano kasipag si Sir Nilo. So, also with the council, we appreciate your efforts, especially for your inputs on all of the things that you are giving to us, especially sa mga advices, no? Sir Nim, Sir Abdel, thank you po sa inyong presence. And also for the council members na hindi po natin kasama ngayon due to their busy schedules. And of course, with the APLA trainees na you might not be seeing them. Well, I won't say trainees, no, kasi we are all leaders. But those who are undergoing the program with Ma'am Miriam Torres and all the others who are not with us, they are also busy with other activities that they have, but know that we do have the triangle heart. You know, when duty calls, when the opportunity comes, we come, and under the banner of Christ, we proceed in serving. You know? Like to thank this time. You know? Though lagi ko to sinasabi kay Sir Milo, hindi ko kailangan maging APLA just to serve. You know? But then again, kinukulit niya ako to be with. To be in this program. And yeah, since the opportunity comes, way back many years ago, no, people were actually telling me to undergo the training. But since, yeah, it's high time for us to get the opportunity and to empower our youth. So here we are. And yeah, the Lord is ever so gracious to us that given the unworthiness that we are, you know, as servants of the Lord, we really lack a lot of things, but then the Lord gives us the not just the opportunity but the ability to serve Him in all other opportunities that He needs. Yes, of course, we thank God for this time and for every one of you who are here. And may the Lord bless us as we go on
to continue serving Him in each field that we are in. God bless. Thank you, Sir Kaiser. Si Pastor Ken. Pastor Ken. Yes po. Any Thanksgiving? Sige po. I really thank the Lord na nagkaroon din ako ng chance na maka-join sa APLA training. At pangalawa, pinapasalamatan ko si Sir Nilo kasi kinonsider niya ako. Alam niyo kagabi, nag-usap kami ni Sir Nilo. Ang sabi niya, Pastor, pwede ba kitang tawagan ng saglit lang? Yung saglit lang na yon umabot ng isang oras mahigit. Kaya, pero na-touch ako doon sa sa conversation namin kagabi. Kasi talagang kinonsider niya ako na isama sa APLA training. Actually noon, I became PLA awardee way back 2012. Right after my graduation, right after my graduation, lumipas lang ng ilang linggo, nagkaroon na ng awarding dito sa AUP at isa ako sa mga recipients ng PLA award. But then, lumipas ang panahon. Yung iba, yung mga kabats ko actually, antimano, naging APLA na sila eh. Right after na mag-PLA nila, nag-proceed na agad yung mga kabats ko, Sir Nino noon, sila Ma'am Ardel Sarmiento, yung principal ng academy, sila Lailani Fronda, yan sila si Sir Hogan Lagabe, yung lecturer kagabi, ay naging kabats ko yan. Pero nag-proceed agad sila ng APLA kasi at that time, ako ay pumunta sa Samar at tinanggap ko yung call maging district pastor ng Zion Conference. Kaya hindi ko naasikaso yung ano. But anyway, nag-reflect din ako. Kaya yung mga, ito din yung masasabi ko sa mga nagtitraining ng PLA ngayon, you really have to take heart your training. Kasi after ng paging PLA ninyo, what now, di ba? So yun ang ano. Kaya nung may mga opportunities na pagbalik ko ng CLC, may mga opportunities na mag-undergo ako ng APLA. Pero iniisip ko sa sarili ko, sabi ko, I'm not yet, hindi pa ako karapat-dapat na mag-APLA based on my capacity. Not until I become youth pastor in Philippine International Church since 2018. Si Sir Nimrod Salazar, siya yung nadatnang kong administrative director ng University Pathfinders. So ngayon nagkaroon ulit ng ito nga, pasalamat ako kay Sir Nilo kasi binigyan ako ng chance at kaya ako tinanggap na yung ganun kasi ayoko rin talagang mag-APLA based on my capacity in leadership when it comes to pathfindering. Pero throughout the time na bago ako nakarating sa CLC, talagang I had an opportunity to rekindle the master guides in Bataan at Olongapo area. Bataan, Zambales area. So, na-encounter ko yung mga problems na, alam mo yon, yung mga teachers, they were not involving in pathfindering. It is because they were not invested as master guides, but they had an capacity and so much amount of the curriculum of pathfindering. Kaya ginawan ko ng paraan before I left that area, yung Bataan o Zambales area, I was able to invest master guides, mostly yung mga teachers doon. I don't know kung merong mga nag-active at nag-desire na maging PLA trainee sila. But before I left, kumbaga yun ang naging project ko doon sa ano. Then I went to AUP, tapos talagang napaka-challenging ng new generations ng pathfindering dito sa loob ng AUP. At yan si Sir Kaiser,
alam ni Sir Kaiser kung ano yung alam ni Sir Kaiser yung mga kasi kabats ko yun si Sir Kaiser eh nang alam niya magkabadi kami niyan during the time when we were master guide trainees magkabadi kami niyan we went mga kami pinagahan doon ng mga campings ng mga schools kabadi ko yan si Sir Kaiser and alam ni Sir Kaiser kung ano yung training na natanggap nga namin so I was challenged by the new generations of master guides in AUP at doon na rin na enhance yung administrative skills ko when it comes to pathfinder leadership kaya yon nakapag-isip na rin ako na siguro it's time na rin na tanggapin ko yung higher position ng pathfindering kasi meron din ako mga na-discover na mga strategies not just doon sa traditional way of curriculums in pathfindering which is very hybrid in the situation of our time today lalo tigit sa evangelism in fact I was able to create a module just a very simple module integration of pathfinder to evangelism kaya na-share ko na yan kay Sir Nilo eh at siguro yun nga siguro din by God's grace nagkaroon din ako ng chance na at least ma-enhance yung aking leadership when it comes to pathfindering knowing na kumbaga sa sitwasyon natin ngayon na napakahirap there was one time dito currently no natigil po ang pathfinder training dito sa loob ng AUP for 1 year nung pumutok yung pandemic then I thought of something hybrid program na magkaroon pa rin na papurso pa rin yung training dito sa AUP and lo and behold the first yung pag-resume ng training dito sa AUP lo and behold this coming December we are about to invest hindi naman karamihan like mga 20 master guide trainees kumbaga as a result of the hybrid training of master guides dito sa AUP and so once again purihin ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na pinagkalob sa akin and of course kumbaga laking credit ko talaga kay Sir Nino he considered me to be the recipient of APLA training and yun po thank you so much sir at talagang kumbaga tinatanong ko talaga yun Sir Nilo na isang malaking karangalan. And once again, to God be the glory. Okay, thank you very much. Okay, si Mameli na po. Tapos bigyan natin ng konting salita po si Sir Nimrod at si Master Gabriel and then we will close this totally the PLA program. Okay, siguro una na natin si Sir Nimrod tsaka si Sir Mama Bill. Sir Rafael, kayo po muna tapos si Sir Nimrod na po. Sige po, nandiyan na kayo. Sa lahat ng comrades, sa lahat ng leaders, anong field ng specialization nyo and terrain of service, let's maintain the purity of our service, kindness in our approach, and true to true and pure again. Sa ating relationship sa Panginoon sa sarili natin sa mga bata. Congrats. Okay. Thank you very much, Sir Abiel. Okay, Sir Nimrod? Yes, sir. Kayo na po. Sa ating mga leaders sa PLA, APLA, kay Sir Nilo, Sir Abiel, lahat tayo dito ngayon na nakatanggap ng basbas ng Panginoon. Sa mga pag-uusap natin sa ating fellowship, mayroon din tayong natutunan kahit sa mga smiles sa pagbibiro-biro lang. Mayroon kayong mga influence na na-emit sa akin at ganun din sa lahat. Isang statement na hinahawakan ko matagal na nagbibigay sa akin ng buhay sa aking enthusiasm na maging seryoso sa bawat araw, maging seryoso sa aking responsibilidad bilang padre di pamilya, bilang guro sa university,
bilang isang manggagawa at bilang isang servant of God sa larangan ng pathfindering at sa mga functions sa iglesia. Ang sabi ni Mahatma Gandhi, ang sabi niya, live as if you will die tomorrow. Live as if you will die tomorrow. And learn as if you will live forever. So kung ganun ang filosofiya ng isang tao, mahalaga sa kanya ang bawat araw. Siniset aside niya ang ibang mga bagay na hindi magdala sa kanya sa isang aspeto, sa isang level na makaahon sa kanya sa isang pag-unawa kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. At ang aspeto na mag-learn for the rest of his life is a desire na sana ang bawat isa sa atin gusto nating makamtan. Huwag kayong mapagod sa pag-aral ng mga bagay. Habang buhay ka, mag-aaral tayo. At lastly, sana ang bawat isa sa atin maging faithful sa Panginoon. Sa ating nasaksihan ngayon, ay lahat naman tayo ay nagbabasa ng Spirit of Prophecy. Ang kapanahonan natin ngayon ay hindi na magtatagal. Maging seryoso na tayo. Kaya nga kung ano man ang magawa ninyong pinakamabuti sa iglesia, kung ano man ang mga bagay na makapasaya sa iyong asawa, kung ano man ang mga bagay na mapasaya mo ang iyong pamilya, ang iyong kapwa-tao, gagawin mo na ngayon. Dahil darating ang araw na hindi mo na yan magagawa. So that's my philosophy right now. Kaya nga for the rest, I am about to retire here at AUP. 2 years na lang ako magre-retire. So sabi ko, I will set aside all mga bad impressions ko sa mga leaders na nangyayari. Okay? Sabi ko, gusto kong spend ang remaining years ko sa AUP na maging masaya akong manggagawa. Na masaya akong maglilingkod sa gawain ng Diyos. At iset aside ko na ang mga irritations at ang mga challenges sa relationship, no? At ibigay ko na ang aking sarili, ang lahat kong mga talents sa pagigitara, i-release ko na yan, libre lahat yan. It's a matter of call. Okay? Sa lahat ng mga request for trainings, okay ako, all out na ako. Sa mga pagsasalita ako, 2 topic lang ang aking sasabihin about second coming at preparation for the final crisis. Kaya nga nagsabi ako one time sa aking mga comrades sa PIC, sana ang ating mga skills na ituturo sa mga kabataan ay pang end time skills na. Hindi na tayo magbibigay ng mga skills na wala siyang kaugnayan sa preparation ng end time events. Ano ang mga skills na dapat nating hahawakan? Ay ang pagkainit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Painitin natin ang ating Bible study. Painitin natin ang prayer for life natin. Painitin natin ang pag-push ng gawain ng Panginoon. Pangalawa, yung saving lives. Kaya ang tinuturo ngayon natin na nagsisave lives tayo, ito ang mga pangangaral na dapat natin mamasterin kasi darating ito sa kaarawan na magkahigpitan ng ating buhay. Okay? Kaya nga, sabi ko lagi sa mga kabataan dito, sabi ko, equip yourselves. Lalo na kung kayo mga theology, kailangan may knowledge kayo sa health. Paigtingin ninyo ang inyong pag-aral sa health because the last ministry is the health ministry na magtatapos sa gawain ng Diyos. At sa nasaksihan natin, ang health ministry ang naiiwan
na gumagalaw sa panahon ng pandemic. Hindi tayo makagalaw. As teachers, lockdown. Pero ang mga nurses, mga health practitioners, mga frontliners, makagalaw lang sila. Yun ang isang ehemplo sa panahon ng persecution or kagipitan. Ang health ministry, yan din sa aral ni E.G. White. The health ministry and the layman's work will finish the work of God. Okay? So we will always pray to God. Sir Nilo, I see your enthusiasm. Mula pa naman noon, nakikita na kita na ikaw ay guided ng banal na espiritu. So keep on your enthusiasm at itaguyod mo lagi. Huwag kang mapapagod kahit mag-isa ka lang sa buhay na wala na sa inspirasyon mo. Okay? Tutuloy mo. Alalahanin mo lagi ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon na ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Mayroon kang guardian angel. Ang lahat sa atin dito, huwag nating kaligtaan ang ating pag-iisip na sa panahon na tayo ay naglilingkod sa Diyos at sa panahon na nililink natin ang ating pag-iisip sa Kanya, that is the most powerful linkage na nasa kapangyarihan ka ng Diyos. He that dwelleth in the secret place of the Almighty, he that dwelleth in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. So yan lagi ang ating anuhan. Hindi na magtatagal ang ating panahon. So whatever you can give opportunity sa pagtuturo sa lahat ng mga bagay na makabigay ka sa magandang aral, magandang tulong sa mga tao, gagawin na natin ngayon dahil darating ang araw na hindi na tayo makagawa. Okay, thank you very much, Nilo. Thank you, Sir Abgel. Nagkikita pa tayo. And the rest of you, Sir K, Sir, and the rest of you, Sir Pastor Ken Patilan, and the rest of you, thank you very much na sa ganito lang na pamamaraan, nagkakaroon pa rin tayo ng usap-usap sa virtual program. But there will be a time na wala na tayong virtual. Mawawala yan. Mawawala na ito. And we will stand for our own feet sa harapan ng Diyos at sa pressures ng ating mamimit na pressures in life dito sa sanlibutan. Thank you. God bless all of you at magkakita-kita pa tayo if God allows us. Okay, thank you very much po. Okay, lastly kay Master Guide Meli G. Bakpas. Ay, meron po si Pastor Abgel. Wala na, nagsasalut lang ako, sir. Okay, Master Guide Meli, kayo na po and then we will close this program. Close na po talaga pala tayo. Okay. Thank you very much, comrades. At ngayong hapon ay una sa lahat, humihingi din po ako ng sorry kasi as a tech team, minsan po ay nagiging nakaka-problem po yung ating program. So, salamat ako sa Panginoon sapagkat hindi man tayo tech team talaga at malaki ang pasalamat ko kasapagkat nag-open po yung PLA at dito ko po natutunan na gumamit po ng Zoom. So, mga fellow master guide, ang masasabi ko lang po ay hindi po nagtatapos dito ang ating gawain. At nais ko lang pong ibatid sa inyo na marami po tayong pagkakataon na magkita-kita tayo. Sana po ay suportahan nyo rin po yung Central Luzon Master Guide Prayer Network kung saan po ay inaanyahan po kayo para sa ganun ay sama-sama pa rin po tayo sa ating gawain. Ngayon din, nagpapasalamat ako sapagkat be part dito po sa last batch ng APLA kung saan ay sabi ko kay Sir Nilo na hindi po namin kaya ito kasi ibang level na. So sabi niya, lagi niyang sinasabi niya, kaya yan, kaya yan. So in God's grace, sa kanyang tulong ay kami po ng aking partner ay partner in Christ. Okay? So salamat din ako sapagkat
pareho po yung interest namin. Yun yung maganda doon. Kapag pareho kayo ng interest, ay magpapalakasan. Ngayon din po kayo mga fellow master guide. Yung mga kasama po natin sa iglesia, ayun po yung ating mga partners na suportahan natin ang bawat isa. Kaya nga, di ba, sabi namin sa inyo, na kung meron pong nangangailangan sa bawat clubs na kailangan yung tulong namin kahit maliit na bagay, ay kami po ay tutulong. Kagaya ng ginagawa po ni Sir Abjel, salamat din at part po ako sa NPUC, doon ko po siya nakilala na naging coordinator, kaya nakilala ko po si na Master Guide Abjel Sumoso. Of course, salut ako kay Sir Nimrod Salazar sapagkat lagi po siyang nakikita ko sa mga bagay na kung saan ikalalago po nung kung paano po tayo maging alert. Kasi si Sam Rinrod, parang nung nakita ko po in person, parang hindi pwedeng mabiro. Pero nakita ko dito sa ating session na sa pagbibiruan, medyo nakakatawa siya. Kasi ang alam po sa kanya, pag nakikita ko ay very strict. Kaya Sir Nimrod, salut ako sa iyo. Hindi pala ganun ka strict po yung inyong ano pala expression lang siguro na nakikita ko na yung facial expression niyo, very strict. Parang kay Sir Asher din nung nakita ko 'yon ay very strict, parang hindi malapitan. So nakita ko para pag leader ka pala o kaya ikaw po ay sinugo ng Panginoon, ay talagang yung heart mo, yun na nga yung sinasabi ni Sir Nilo lagi, kailangan magiging humble ka, magiging triangle heart. So nakita ko sa kanila yung pagiging triangle heart, sapagkat sila po yung mga triangle heart. At dahil nga po dito sa mga programang ito, ay talagang yung level mo talaga pala ay nadadagdagan ang ating kaalaman. Talagang mga kabats, talagang maraming salamat kay Sir Nilo sapagkat siya yung initiator eh. Kasi ang ating mga leader po ay hindi na po nila nakikita po yung mga bagay na ito. Pero si Sir Nilo ay gusto niya lahat tayo ay makakaranas at mag-upgrade sa ating mga kaalaman. Kaya salut din po kay Sir Nilo from the start, kasi ako po ay sa Manila Central Church. So nakita nyo naman kasi yung mga program ay sa kanila ko nakukuha yung mga songs, kasi doon po ako na-invest sa Manila Central Church. And then na-activate po ang Magsaysay dahil po kay Sir Nilo. So Sir Nilo, I salute you. Talagang ikaw yung binigay ng Panginoon na kami po ay magkaroon po ng upgraded sa aming mga nalalaman regarding pathfindering. So maraming salamat sa lahat po na narito, at meron na naman po akong mga bagong kakilala sapagkat sa mga pagkakataong ito ay yung sa NML, si Ma'am Josie, of course, yung mga nasa ibang bansa, hindi ko po yung mga kakilala. Ang mga kakilala ko lang talaga ay yung Project 4, and then nadagdagan na po yung mga lahat na naririto na naging kakilala na po natin. Na sana we offer our place na magkaroon po tayo ng pagkikita para naman ay magkaroon po tayo ng bonding. So si Sir Abjel, kung makakarating ng... Si Pastor God Abjel, Sir, doon naman pala. Sir Abjel, kung makakapunta ka ng Pilipinas, so... punta kayo mamaya. Lugaw lang tayo. Ma'am Emeline, kung alam ko lang na taga dyan ka, nung pumunta ako ng Thailand, pumunta ako dyan sa iyo. Yes, ma'am. And meron pa naman yung pagkakataon, sana ay mawala na po yung COVID, para meron, kasi mas masarap po yung nagkakita tayo ng face-to-face. So mga comrades, inaasahan po namin na sabi ni Sir Nilo, kasi ako po yung may hawak ng Central Luzon Master Guide Prayer Network. So kung hindi po si Pastor Viernes, kasi siya yung nagbigay sa akin ng authority, ay papalitan po natin. So magiging bahagi po kayo sa gagawin namin ito kung hindi po
kung matatanggal po yung Central Luzon Master Guide Prayer Network. So gusto ko po, meron pa rin po tayong connect. Ipapalit natin. Papalitan po daw natin ang Pathfinder. Sandra, ande, magiging Pathfinder Club Prayer Network para may involve ang ating mga Pathfinders. So yun yung naiisip namin ni Sir Nilo. Sabi niya yun yung kanyang ano, kung mawawala po kasi si Pastor Viernes as a Youth Director ng Central Luzon Conference. So mababago po. So ayaw po, sabi ni Sir Nilo, huwag natin putulin kasi nandiyan na yan. Actually, kaya po yung ibang mga PLA ay naka-join dito dahil doon sa CLC Master Guide Prayer Network. Nag-ano po ako doon? Nag-ads po ako doon. Kaya nakita ng lahat ng po ng mga ano, ng mga club director. Kaya nagkaroon po sila ng pagkakataon. Ngayon po ay magiging Pathfinder Club na tayo. Pathfinder Club Prayer Network. Hindi na po lang mga Master Guide. Kasama na po ang ating buong family Pathfinders sa ating club. Yes. So, maraming salamat sa inyo. At ito po ay mamimiss ko as part of my life. Kasi bihira po mangyari. Hindi na po ito mauulit. Sapagkat nakikita po natin, sabi nga ni Sir Nimrod, it's end time. So ang gagawin po natin ay focus po natin yung isipan natin sa ating Panginoon at sa gawain, sapagkat ito po ang panukala sa atin, sa bawat isa. Guide Nimrod Salazar, siya po yung mag-close sa atin sa hapong ito. Okay. Let's pray. Dakilang Diyos, inyong nasaksihan ang aming kasiyahan, inyong nasaksihan ang aming mga pag-aaral, inyong nasaksihan ang mga iba't ibang mga estratehiya na ipahayag, na ipabigay sa lahat na mag-aaral dito. Salamat sa pagkakataon ng pagtuturo. Salamat sa pagkakataon na inyong binigay sa amin na na-involve kami sa Pathfindering Ministry. Salamat sa lahat na inyo kaming inakay mula sa kadiliman at nakita namin ang sinag ng katotohanan. At sa ngayon, Panginoon, nasaksihan din namin ang mga bagay-bagay na nangyayari, lalo na ang problema ng virus ng pandemic. At isa ito sa mga bagay na dapat naming i-depensahan ang aming sarili na hindi kami mahagip ng virus sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan araw-araw. Sana kami lahat dito na naririto ay magkakaroon ng pagkakataon na aming ibigay ang aming best sa iyo sa mga darating na mga kaarawan sa buhay namin, na kami ay matagpuan na maging faithful sa inyong harapan. Bendisyonan mo po ang leadership ni Master Guide Nilo sa kanyang mga pagnanais sa buhay na matugunan niya ang pangangailangan ng aming mga Pathfinders Master Guide sa Central Luzon Conference. Kami ni Sir Abjel at ako at ibang mga leader na pwedeng magbigay ng kanilang mga expertise ay isahin mo kami na kami ay dumalo sa isang Pathfinder leadership na naman ulit kung ipagkakataon mo, ipagkakaloob mo. Panginoon, ngayong gabi, naramdaman namin ang mga kakulangan pa naman dahil kami ay nagtitraining. Habang kami nagtitraining, ang aming isipan ay lumalawak at nakikita pa namin ang aming kakulangan. Punuan mo kami, Panginoon, lalo na sa spiritual na pangangailangan. Ang bawat isa sa amin, mayroon pang mga hindi pang maganda sa aming karakter. At sana linisan mo po ang bawat isa sa amin. Tanggapin mo ang bawat isa sa amin at patnubayan mo kami sa aming buhay at punuan mo kami sa aming pagnanais na maging perpekto sa inyong harapan. Sana sa darating ng mga kaarawan, matagpuan namin ang inyong banal na presensya na mananatili lagi sa aming isipan
at siya ang gabay sa mga darating na mga araw. At lahat kami dito kasama ang mga pamilya at ang buong church kung saan man kami na-affiliate ay maging kasama namin sa inyong kaharian. Salamat Panginoon na nagtutugon ka sa inyong tulong sa bawat panahon na sinisigaw namin. Sumisigaw kami sa saklulo sa panahon na kami ay nasasaktan dahil ang aming miyembro sa pamilya kami ay nalagasan dahil sila ay namamahinga na dahil sa virus. Ang aming mga friends sa aming church, marami nang namamatay dahil sa virus. At ang iba pang mga aming kakilala, namamatay sila at nakita namin, nasaksihan namin kung ano ang pagtatangis ng bawat pamilya dahil nalaglagan sila ng kanilang tatay o nanay o ang mga anak nila at mga kaparintihan. Panginoon, ito ang struggles namin sa buhay namin ngayon. Sana tugunan mo kami, Panginoon, sa aming pagsisikap na malampasan namin ang problema kahit na sa tabi ng kamatayan. Sana ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng matatag na pananalig kahit sa panahon na kami ay nag-iisip na kung kami ay malapit ng mamatay, sana ang sinag ng pag-asa ang aming makamtan. Kagaya ng isang kapatid namin dito sa UP na ang kanyang last words, "See you in heaven." Napakaganda. May mensahe na mga salita yan sa isang taong nasa bibi na kamatayan. Ngayong Panginoong hapon sa aming paghihiwalay, sana mananatili pa rin inyong banal na presensya at maramdaman namin ang inyong gabay sa mulit-ulit na kami ay makikita sa isang ministry na napakagandang ministry sa Pathfindering. Salamat lahat sa inyong opportunity na ibinigay sa amin na kami magkasama-sama, magkikita-kita at maging masaya sa isang gawain ng Iglesia. Salamat lahat na ikaw nagtugon sa aming mga dasal, sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, picture taking tayo bago tayo mag-out. Ma'am, picture taking po tayo bago tayo mag-out. Okay. Open your video for the last time. For the last attendance. Yeah. Open your videos. Pwede ba lahat? Open your videos. Okay. Gawin niyo na yung uli yung ngiti. Parang ayaw na ninyong humiwalay sa IPLA. Ayaw na nila. Okay, parang gusto na ninyong mananatili sa virtual camp lagi. Sino ang lecturer bukas? Ayan. Okay. So, si Sir Rainer. Sino ba yung sana wala pang umalis? Wala pa umalis. Complete pa. Sige na, pakiyan na po. Final to kasi ito ay kailangan natin ito kasi ako ang magre-report nito. Ano nangyari dito sa program na ito. Okay. Sige po, picture taking na tayo. At kailangan natin mag-iwalay talaga. Okay. Ako naman ay manliligaw na. Ready. Ako lang, ma. Sa December. Maaga pa rito. Para may date ako sa December. Ako. Yes. Okay, 3, 2, 1. Ayan, si Pastor. Sir Kenneth, si Sir Rainer, oh, dalawa na lang para makompleto. 3, 2, 1. Sa pa. Di ba may salitang kanta, Sir Nimlo, yung goodbye, Goodbye, my teacher. Night. Okay, ready? Yung parang yung sa sa music, nagpapaalam na yung mga bata. Ah, sa tabi. Night, sir. Dilawa ka daw muna maingay at tayo ay nang okay, ready? Okay, ready. Isa na lang. 3, 2, 1. Ayan. Sana sa Pasko, marami akong ayuda. Yan ang class picture natin, ah. Yan ang class picture. Okay. O, paano po? Okay. Okay, bye-bye ka. Sino kaya mo lang? Thank you very much. Bye-bye. Hello, church. Blessing me. Bye.
Ma'am Emily, nag-work ako dyan sa Thailand one year. Wala pa, sir! Naisin ko na po. May sahod na. Yes! Yes! Nandito na po. Ayan na. Oh, isend yun na rin masama. Termin na, tayo pa mag-out eh, oh. Thank you po. Sabi nga ka, tayo mag-out eh, oh. Wala pa yung sasakyan, sir. Wala na, mamimiss na nila eh. Oo, mamimiss na. Mamimiss yun. Be up la. Kasi may lecture pa na play up ang topic. Thank you very much, mamimiss. Sir Sabio. Sir. Meeting tayo niya. Ibibigay ko na sa isa sa ito. No, sige. Join kayo ng ano nga, si LC Master. Ayaw pa magsilabasa, no? 6:30. Si LC? Sige. Basketball daw mamaya. Si Sabio. Kung ano topic, basahin mo na lang yan. Si LC! Dalawa yan eh, di ba magkasama? Si Sir Abdiel, ang kunin mo sa Martes, speaker. Okay. Sige, ayaw talaga mag-lipo. Sir Sol! Ano sa akin, ang layo-layo ko eh. Sir Sol! Yes. Ano yun? Alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Basta lahat, sir, nang natitirang ano, lagi kang pupunta, mag-a-attend ka kasi kailangan ko yung tulong dito. Hindi talaga maasahan ngayon yung ano kasi gawa nung naslagay na may study. Ano yun? Si may speaker. Pero ikaw ay member na. Hindi ko maaari na ganyan. Ayan. Speaker na to. Ano? Ano? Sabi niya yung second family. Sir Rolly, sabihan mo si Sir Abdiel. Sa Tuesday, sabi niyo yung mangunguna, diba? Yes. Sabihan mo si Sir Abdiel. Baka traffic, ano eh, baka hindi tayo makakasin. Okay, sige. Sabihan ko na lang si ano, si Sinubay na sign ko ron. Sige, sir. Kayo po ang pwede speak. Po, sir. Sa sign ka na ba, sir? May assign ka na ba, sir? Meron pero ano naman, pwede naman nating kausapin. Ah, okay. So lahat po kayo, i-add ko sa CLC Master Guide is para ma-update po tayo. I-friend nyo naman ako kasi pag hindi nyo ako pinarin, hindi ko kayo may update. Hanggang December lang yan, di ba? Opo, hanggang December kasi ito. So, kasi hanggang, next year, itatatag na natin yung Pathfinder Club Prayer Network kasi naiwanan ng mga bata nawawala sa ano eh, sa format ng program eh. Okay? So, i-friend nyo ako para ano, may add ko kayo doon sa ano. CLC Master Guide page. Si Sir Abdiel, naka-add na kayo dun, sir, no? Hindi pa. I think so. Hindi lang ako pinapansin. Nag-ahelo ako rin. Sino to? So, magpapakilala na ako. Baka po isang adventurer lang. Sorry po, sir. So, i-add ko po kayo. Pesta lahat kayo i-add ko para meron pa rin po tayong communication. Okay. Kasi mas maganda yung ano eh, yung may communication. I love to listen sa participants niya. Ah, okay, sir. Hearings pa lang tayo. Apo. Sige po. Thank you very much, Sir Rainer at saka si Sir Elmer. Sasama ko po kayo. Sasama ko po kayo para bigyan ko yun ng slot na manguna. Yes po. Pagkano raw? Basta wala pong conflict. Yeah. Sabigay niyo sa akin yung ano, every Tuesday po yon, every Tuesday, para meron pa rin tayong communication. Okay po. Maganda po yan. Yeah. At least kasi lahat naman nandun kahit saan pwede. So, nag-perform na nga yung mga Kingdom of Saudi Arabia. Nag-perform ang... So, iba-iba po kung gusto po ni Ma'am Emeline. Pwede sila mag-perform yung club niya. Kasi by club po yung nag-perform. Sir Abdiel, okay. Bigyan na lang kita yung club mo ang ano, mamumuna. Ang club ko? Yung club mo mamumuna, oo. Marami, okay. Kahit English, basta ano. Basta pwede yan. Oo, nakakaintindihan naman tayo. Bicol. Bicol. Okay, so, ibigyan na lang kita ng slot. Sir, Aroli, ibigyan mo na lang siya ng slot na manguna.
Tuloy mo na lang yung speaker mo. Mabeli, ako po ay APLA. Advisor niya sa bakla. So, pag may mga back questions and clarifications at saka sa re-information, ay willing ang advisory para sige mo rin. Yes, sir. Bili na yung time. Apa. Same content naman eh. Yes. Yes, sir. Especially so, mga principles. Pero yung mga skills ay, you know, you can do it anywhere. Okay pa. Okay. Thank you very much. So, paano po yan? Mag-i-end na tayo. Ayon. Parang ayaw pa. Parang ayaw pa. Ayaw mag-leave eh. Ayaw mag-leave kasi ano eh. Kasi ano tayo, park ba? Lalo na yung lalo na yung isa diyan si Renel, ayaw kong iwanan, no. Talagang kasi Elmer. Sorry kanina ha, nahuli yung pangalan niyo. Kasi iniisip ko para hindi nabanggit. Eh kasi sinabi si akin ni ano, sir. Sabi niya parang kulang. Sabi ko hindi ko rin napansin kasi nagpi-picture ako. Hindi ko mapansin kung sino yung wala. Eh wala. Talagang nahuhuli kami, sir. Hindi naman. Traffic. Traffic yung information. At least kasama pa rin kayo. Five. Amen. Yes. Buo, nga, natin. Buo nga yung tawag sa inyo. Buo yung binanggit sa inyo. Kanina kasi, ano lang. Matagal na rin po kasi akong part ng ano ng CLC sa Amicos kay Pastor Jimmel Abcedo noon sa pang-rit director. Ah, okay. So, Amicos, sa ano, lahat, sinasalian ko. Sir, hindi ka ba kinabahan sa question kanina sa ano sa weather ni Sir Sol? Medyo nga eh kasi bumabagyo pati yung utak ko. Oo, binigla niya. Sabi ko, wag mo nang tanungin, baka bigla siyang ano, ma-pressure. Kasi nga pinag-uusapan namin. Sabi niya, try natin. So, tinaray niya talaga tinanong. Sir Abgel, thank you po ulit. Oh, thank Atay you ko yung 10. Okay, sabay na sa mga regalo. Sabay po, bye-bye. Bye. Sabay ka mo. Bye. Sige, sabay-sabay na. Bye po sa lahat. Bye ko, ha? Okay. 1, 2, 3. Oh, ba't nandiyan ka pa rin?